mga bor. Magandang araw po sa lahat. So may kunting i-share lang po tayo ngayong araw na to. Kung paano po ba gamitin yung tinatawag na oxycan. Ito po yung oxycan. Pag gumamit po kayo nito, isang beses lang po ito pwedeng gamitin. So, pag nagamit nyo na po, so, wala na po yung 250 nyo po. Ano? So, para saan po ba ito? Itong oxycan na ito. Para sa akin, mahalaga po ito, lalo na pag nasa field po ako. Mas mainam po pag meron po tayong sariling ganito sa bahay. Nakakatulong po ito pag kailangan po natin. Kailan po ba natin kailangan gumamit ng oxygen? Example, meron po kasi tayong ginagamit na pulse oximeter. Pag nakita po natin na mababa yung oxygen level, so pwede po natin gamitin yung oxygen. Mas mainam na rin po ito kung sa wala. So mas maganda po talaga yung oxygen tank, yung oxygen na ginagamit. Pero pag wala, so pang alternatibo lang po muna, ito lang po muna yung pwede natin gamitin po. Ano? So gagamitin, bubuksan lang po natin ito. Yan. Bukas, kailangan sakto lang po sa bunganga po. Ano? Isabay lang po natin yung pag higop, pag inhale po. Ano? Ganda lang po. Sabay pipisilin lang po natin. Yan. Tapos inhale, exhale lang po yung gagawin natin. So, habang ginagawa po natin to, iti-check po natin yung oxygen level po ng tao. Pag okay na po, pag pumapalol po ng 99, okay na po siya. So, pwede na po siyang tigilan. So pag medyo delikado po yung ginamitan natin ito, talagang habang hinihintay po natin talaga yung oxygen, habang dinadala po natin sa ospital, example, malala po yung sitwasyon, pwede po natin itong gamitin. So gagastos po tayo ng mga 1 hanggang 5 piraso po ng oxygen. So kung napapansin nyo po, ginagamit din po ito ng mga basketball player, yung mga example ang nag-drive ng mahaba. So marami po itong pwedeng paggamitan. So, mas mainam na mayroon po tayo nito. So, yun lang po. Maraming salamat po.